Tuwing kailan ba dapat nagpapalit ng clutch belt tsaka ng clutch lining? Sa shop manual ni Honda, meron siyang indicated na service limit. Clutch outer inner diameter is yung clutch belt, yung inner diameter nito. Sa Honda ADB Click PCX, pare-pares lang sila na 125 to 125.2. Tapos ang service limit niya is 125.5. So atin natin ng caliper itong stock belt ni ADB. Ang inner diameter niya is 125.2. Ngayon kapag halimbawa manipis na to tapos ang sukat na niya is 125.5, pwede nyo nang palitan yon. Pero depende yun sa inyo. Yun lang yung recommended na service limit ni Honda. Sa clutch belt din may mga cases na nagiging kulay titanium siya or parang ube. Yun yung sign na nag-overheat yung belt. Kapag ganun not necessarily nasira na yung belt, ang i-check nyo doon kung deformed na ba siya or na-oblong siya. Sasalpak nyo siya doon sa drive shaft tapos paikutin nyo tapos check nyo kung nagwiwiggle siya. Isang sign din na deform na yung belt kapag kahit anong linis nyo or kahit anong maintenance nyo sa panggilid, dragging pa rin talaga kasi pag kumakagat na yung lining hindi na pantay kasi deformed na nga yung belt. Kaya hindi na talaga mawawala yung dragging nun. Yung lining thickness naman, same lang din yan kay ADV Click PCX. Wala siyang naka-indicate sa standard pero ang service limit niya is 2mm. Ibig sabihin nun yung kapal ng lining. Sukatin natin. 2.2 mm na lang siya. Itong clutch lining ko, pwede ko pa siyang paabutin ng 2 mm. Maximum na service limit. Pero pinalitan ko na kasi ito eh. Pinalit ko yung binigay sa akin ni Ryan na Labo clutch yun na stock material din or stock compound. Bukod sa thickness ng pads, syempre check nyo rin yung kabitan ng clutch springs. Kung walwal na ba siya. Ito, konti pa lang naman ang walwal niya. Tapos syempre yung kabilang side din ito. Check nyo rin yan kung walwal na yung suotan. Usually ito mas madaling na upod or nawawalwal pag matitigas na clutch springs yung ginagamit. Tapos i-check nyo rin yung play nito kung sakto pa lang yung play. Tapos yung loob mismo kung mayroon ba siyang mga damage. Kung halimbawa napupudpud yan yung mga loob na yan. Check nyo rin dapat smooth lang siya. Tapos konti lang yung play dito, minimal. Kay Honda Beat naman yung clutch outer inner diameter niya is 112 to 112.2 mm. Service limit is 112.5 mm. So atin natin. Sakto siya ng 112 mm. Wala pa halos bawas yung stock belt ni Beat. Kasi pinalitan ko na agad to ng speed tuner na wing belt. Lining thickness naman is wala ring standard. Pero 2 mm din yung service limit. Same lang din ng kay ADV. So atin din natin. 2.7 mm pa yung thickness nung stock clutch lining ko kay Honda Beat. Ito pwedeng-pwede pa talaga to. Ayan, walang groove yung gamit ko dito na clutch belt, speed tuner wing belt. Ito naman kay ADV is may groove yung gamit ko kaya mas mabilis siyang numipis compared kay Beat na walang groove. Yung mga service limit na pinakita ko sa inyo, applicable lang yon sa mga stock parts. Tapos pag iba yung motor nyo, mas okay na i-check nyo mismo sa kasa sa shop manual nila para sigurado kayo sa mga service limit.